So guys, ayan, kung nakikita nyo, ito yung mga stevedore, malapit na matapos yung Argold Core A, Core Alpha. So ayan, mababae, mapalalaki, mga Thai people nagdi-discharge ng tuna. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. What's up guys, it's me, Sherwin Chantengong. Si Mano Makata, in short, si Makata na marunong magtugma ng mga salita. And welcome back to my YouTube channel. And yes, for today's video, ipapakita ko sa inyo ang loob ng isang cargo, ng refrigerated cargo, reefer vessel. Maraming nagtatanong kasi sa inyo dyan kung paano lumalamig ang isang loob ng refrigerated cargo, kung paano nagyayelo. Itong video na to guys, ipapakita ko sa inyo kung saan ang gagaling at kung paano nagsusupply ng lamig doon sa loob. Kaya marami nag-iisip dyan eh, may barko pala naman malamig yung loob na nagyayelo. So yes, opo. Hindi kami masyadong kilala yung mga uri ng barko na katulad namin na refrigerated cargo. Kasi kadalasan na alam ng mga tao ay sa, syempre, luxury ship, mga ganyan, cruise ship, bulk, carrier, container, so cargo ship. Cargo ship din naman kami, pero refrigerated cargo. So tara, samahan nyo ako na alamin at kung paano nanggagaling ang lamig doon sa loob ng cargo. So, let's go! Makata, nakabisa tayo. Already wear my coverall and safety helmet kasi lalabas tayo sa kubyerta. And kailangan lagi tayong nakaganto. Siyempre, safety shoes. Yes, tara, punta tayo doon. And samahan nyo ako na puntahan unang-una yung brine room. Okay? Let's go! Makata, ito yung freezer machinery room o yung tinatawag namin na brine room. Ito yung nagsusupply sa lamig doon sa mass house number 1 and 2. Later ipapakita ko sa inyo kung saan dumadirect yung lamig ito. Tara, puntahan natin. Buksan natin. So, open. Ayan, bukas naman siya ngayon. So, mga kamakata, ito yung brine room na tinatawag. Ito yung main engine ng cargo hold na nagsusupply ng lamig doon sa mga mast house. Kung sa ibang barko is may brine room kasi sa mga barko na nasakyan ko, refrigerated cargo rin, is wala namang ganitong room na lang brine room. Direct siya doon sa may mast house. Hindi ko sure kasi hindi naman ako bumababa ng makina. Cooling return, hot return. So ayan, ito yung makina. Ayan naman yung cooling bypass. Ito yung sinasabi ko sa inyo na brine room. Ito yung main engine ng cargo hold na nasa loob na ipapakita ko sa inyo mamaya. Ito yung nagsusupply ng lamig doon sa bawat cargo hold 1, 2, 3, 4, Alpha, Bravo, and Charlie na brine room. From brine room papunta ng mass house papunta ng cooler space papunta naman doon sa loob ng cargo hold. So, hindi ko masyado mapapaliwanag kung ano yung mga tawag sa mga makina na to kasi hindi naman ako sa engine, sa deck ako. Basta ang alam ko lang ang tawag dito, freezer machinery room or brine room. So at least sabigyan ko kayo ng tour sa loob ng brine room. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Basta ayan, kanya-kanya na yung motor para sa cargo hold. Ayan, maliit lang siya. Mga kamakata, nakita nyo na yung brine room, pero ang ipapakita ko naman sa inyo ngayon is yung pinaka-control ng bawat makina or bawat machine doon sa nakita nyo sa labas. So ito naman yung tinatawag namin na control room or control room for refrigerated cargo or control room for cargo hold. So hindi ko siya pwedeng galawin kasi computer siya, hindi ko rin alam kung paano gamitin to, but ipapakita ko lang sa inyo yung itsura niya. Ito naman yung reefer control monitor. Dito sila nag-titingin kung para i-control yung doon sa may loob ng cargo hold, yung mga motor doon. So, pindot-pindot lang sila dyan. Tapos, bawal pindutin, baka mapagalitan ako. Yan, pili lang sila dyan, depende dyan. Machine ventilation, ventilation small, refrigerant detection. Depende sa kanila kung paano nila papanda rin yan. Pero makina lang kasi nakakaalam dyan. So, ayan, monitor, ayan. Monitor. Ito sa ER tank naman to, iba to. But, dito lang yung sa may makina namin. Iyan yung kabuuan niya, iyan yung kabuuan ng control ng panel papunta dun sa cargo hold. So, nakikita niyo naman, ayan, cargo lock repeater, depende sa kanya, indicator ng panel. Yan para sa cargo hold, yung mga ilaw sa loob ng cargo hold. Ito yung itsura niya. So guys, ayan, kung nakikita niyo, ito yung mga stevedore, malapit na matapos yung Argold Core A, Core Alpha. So ayan, mababae, mapalalaki, mga Thai people, nag-discharge ng tuna. So ayan, hawak namin pala. Bilis na kami.
konti-unti para matapos na. Sobrang lamig and sobrang lansa. Mga kasama, trabaho. Hey, sa body cup! Namin, kung mapapansin mo, yung derrick na ginagamit namin or yung ginagamit namin na pambirada is derrick crane. So, ito ang tinatawag na boom. Dalawa sila, yan. At saka, ito. So, ang tawag doon boom, ang tawag naman dito ay, yung nakikita mo dalawang kable na yan is runner. And kung mapapansin nyo, pag pumunta ka naman dito, ito yung cooler room namin. Pag binukas mo yung loob niyan, bawal siyang buksan ngayon kasi ongoing operation namin. So, ito naman yung cooler space. So, ano naman ng cooler space? Ito yung laman ng cooler space. Pasensya na sa kuko ko madumi kasi nasa trabaho ako. So, guys, ito yung tinatawag namin na cooler space. So, sa cooler space, dito mo makikita ang, kumbaga, siya yung nagpapalamig sa barko. So, pag binuksan mo to, and then, ongoing kasi yung birada namin, nakapatay siya ngayon. So, ayan siya. So, yelo siya. Kumbaga, siya yung nagsusupply ng yelo dun sa cargo hold. So, bubukas mo lang yan sa cargo hold number 3. Ang tawag dyan is cooler room. Oh, cooler room. Kung magbasa mo, cooler room. Guys, sa iba't ibang barko na uli ng refrigerated cargo, may iba't ibang ginagamit na pagbubukas ng loob ng barko, tinatawag namin na twin deck. So, dito sa amin, gumagamit kami ng winch. So, ito yung itsura ng winch na ginagamit namin sa pagbubukas ng twin deck. Sa pagbubukas sa loob ng bodega o tinatawag na twin deck, ito ang ginagamit namin, cable wire. So, meron kami ditong control. And then, this is the winch, wind glass, or tinatawag namin na winch. So, ayan naman yung cable niya. So, yung cable niya na yan, nakapunit na yan hanggang doon sa pinakababa. Para masara yung bodega. So guys, ang tawag dito ay wind glass or winch. Ito naman ang control. Guys, ayan, medyo malabo yung camera. Ito yung sinasabi ko sa inyo na loob ng bodega. So, ito yung loob ng isang refrigerated cargo. Kung mapapansin nyo, meron kaming tinatawag dito na by deck. Ayan. This is Alpha, Bravo, at Charlie. So, ito naman yung sumasara. Ang tinatawag naman namin dyan is twin deck. And ito naman side shoring, wala yung side shoring kasi bulk yung karga namin. And then kung nakikita nyo itong inapakad ko na to, ang tawag dito ay gratings. Yes, gratings ang tawag dyan. Minsan aluminum, minsan kahoy, depende sa barko. So, magkakaiba kasi ang uri ng loob ng cargo na isang barko. So katulad dito sa barko na sinasakyan ko, refrigerated cargo, malamig to, nagpo-freeze to, kaya kung makikita ninyo nag-uusok. Kaya nag-usok siya kasi negative 40 yung kinarganaan ng klima dito na nilagay ng engineers namin kasi yung karga namin is isda. Yes, isda po na nakakarto. So, ipapakita ko sa inyo para maniwala kayo yung negative 40. Ito, kita mo mga nagyayelo. Ayan, tignan mo dito. Ayan, kung makikita mo yan, ayan, may yelo siya, diba? Ayan, ganyan kalamig dito sa loob ng bodega na isang refrigerated cargo. So, pakita ko sa inyo, punong-puno ito na isda nakaraan. Alam ko nagtataka kayo kung saan nagagaling yung lamig dito sa loob ng bodega. So, kung kanina pinakita ko, pinakita ko sa inyo kanina yung cooler space, di ba? Ito naman, nakakonekta yan dito. Ay, nakikita nyo yan, marami yan siya dyan. Yung mga butas na yan, dyan lumalabas yung lamig para mapunta dito sa bodega. Ganito yung pinaka-itsura niya. So, isang deck lang yung papakita ko kasi tatlong deck to, Alpha, Bravo, Charlie. So, ito yung kabuuan niya. Ito ang bodega ng kabuuan ng isang refrigerated cargo. Kung nakikita nyo, ayan yung tinuro ko sa inyo kanina, yung bilog, dyan lumalabas yung lamig. And ito naman yung greeting sa ilalim niyan. Kung napapasin nyo, may butas-butas. Dyan, nagsisirculate yung hangin para makaikot sa buong loob ng cargo hold. Ayan, ang tawag dito, pillar. Sa gilid naman yan is dati may side shoring dyan kasi tinanggal namin. So yes, this is Charlie. And Charlie and Charlie, guys. Ito yung twin deck. Nakasaray twin deck dito kasi kung nakikita nyo kanina, nakabukas yan. Kaya insulation yan. Ibig sabihin, iba yung lamig sa Alpha, Bravo at sa Charlie.
lahat, maraming maraming salamat sa panonood ng aking video. That's for today's video. Ay, nasa loob ng cargo hall. Next, papakita ko naman sa inyo kung tour papunta dito sa loob. Tour papunta naman dito sa loob ng isang accommodation ng refrigerated cargo. Thank you for all watching. Subscribe na kayo. Pindutin mo yung subscribe button para lagi ka updated. And see you to my next vlog.